Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel, Pamilyang Pinoy Recipe at iba pa. Today, ang recipe natin ay Graham Coffee Jelly. Trending na trending po ang Graham ngayon, kaya susubukan natin magkaroon ng sariling version natin. Ang flavor natin ay coffee. Sobrang daling gawin po nito, masarap na dessert at pwedeng-pwede natin itong negosyohin. Kaya kung interesado po kayo na matuto kung paano gumawa nito, panoodin niyo po ang aking video at magko-costing din po ako. Kaya tara po, wag na po nating patagalin pa at simulan na po natin ang paggawa ng Graham Coffee Jelly. Narito po yung mga ingredients na kakailanganin natin sa paggawa ng Graham Coffee Jelly. Sa recipe natin, syempre gagamit tayo ng crushed grahams. Yung crushed grahams, ilalagay po natin sa isang bowl, tapos lalagyan po natin ito ng melted butter. So, yung melted butter natin, kahit ano pong brand ay pwede, kahit anong klase ng butter, pwede po kayong gumamit ng Butterlicious, butter pan, kung ano po yung brand na gusto nyo. So, kalahati lamang po ng butter yung ilalagay po muna natin. After po natin ilagay yung melted butter, yung kalahati nga po ng melted butter natin, haluin nyo lamang po ito hanggang sa mag-combine po yung ingredients natin. Mapapansin nyo naman po na mag-iiba po yung kulay at texture ng grahams natin. Kagaya po nito. Ayan guys, kapag ganito na po yung kulay ng grahams natin, ilagay nyo na po yung natitira pa natin na melted butter. Tapos, hahaluin lang po ulit natin ito hanggang sa mag-combine po ulit sila. Mapapansin nyo po ulit na magda-dark pa po lalo yung kulay ng grahams natin. Guys, okay na po itong grahams natin. Well combined na po yung ingredients natin. Iseset aside natin ito at ilalagay na po natin ito sa ating mga molder. Bali, gagamit po ako dito ng large molder. Tapos, maglalagay po ako ng cupcake liner. 3 ounce po yung size po nito. Bawat cupcake liner, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon ng grahams natin na may melted butter. Bali, ipipress lamang po natin ito para masiksik po natin yung grahams natin. Kailangan po talaga ng molder para po hindi po ma-deform yung ating cupcake liner. Guys, ganito dapat yung magiging itsura ng ating grahams na nakalagay sa cupcake liner. Guys, eto na po yung mga nagawa ko. Ilalagay po natin ito sa ref ng 30 minutes para mas lalo pong tumigas yung grahams natin. Meanwhile, i-prepare na po natin yung ating jelly. Sa isang pan, maglagay po kayo ng water. Wala pa pong apoy yung kala natin. Tapos, ilagay nyo na rin po yung isang sachet ng clear. Unflavored po yung gulama natin. Kahit ano naman pong brand ay pwede. Bali, haluin lamang po natin ito hanggang sa matunaw po natin yung powder na Mr. Gulaman. After po ma-dissolve yung Mr. Gulaman natin, ilagay nyo na rin po yung all-purpose cream. Bali, Angel po yung brand na ginamit ko. After natin ilagay yung all-purpose cream, ilagay nyo na rin po yung 1 can ng condensed milk.
Guys, haluin nyo lamang po itong maigi at kapag well combined na po yung mga ingredients natin, pwede nyo na pong buksan yung kalan ninyo, mahinang apoy lamang po kasi mabilis pong masunog yung jelly natin. Kaya habang may apoy siya, continuous pa rin po yung paghahalo natin. At kapag mainit na po yung ating mixture, ilalagay na rin po natin yung twin pack na coffee. Bali, gumamit po ako dito ng twin pack na Nescafe. Guys, haluin nyo lamang po ulit ng haluin hanggang sa ma-dissolve po yung twin pack na Nescafe natin, itong coffee. At kapag kumukulo na po yung ating mixture, yun lang naman po yung iintay natin. Kailangan po kumulo po ito ng isang beses at papatayin na rin po natin yung kalan natin. Kasi ibig sabihin po nun, luto na po yung mixture natin. Guys, after ko pong patayin yung kalan ko, bali, kailangan po haluin ko lamang po ito ng bahagya para medyo sumingaw po yung init ng jelly natin. Kasi ilalagay na po natin ito sa ating grahams na pinrepair kanina. So, kailangan po guys, mabilisan yung kilos natin kasi mabilis pong mabuo yung jelly mixture natin. Guys, ito na po yung ginawa ko na jelly. Ito na po lahat yung nagawa ko. Bali, kailangan po tumigas po muna siya bago natin ilagay sa ref. Palalamigin po natin ito para masarap siya kapag isinerve na po natin. So guys, ito na po yung pinalamig ko na Graham Coffee Jelly. Bali, nakagawa po ako ng 20 pieces. Titikman na po natin ngayon itong ginawa natin na masarap na dessert.
questions, mag-comment down below lamang po kayo. At kung nagustuhan niyo po yung video natin today, i-like and i-share niyo po ito. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo para mas dumami pa po tayo. At huwag niyo na rin po sanang kalimutang pindutin yung bell para lagi po tayong updated. Maraming salamat, God bless, and bye!